Okay guys, so now we take a blood pressure. It's automatic blood pressure we have here. Ito yung patient ko, my sister. So ganito lang magkuha ng blood pressure. So kailangan yung paa nakalapat sa sahig, hindi siya nakahinambid, hindi nakaganon. Okay, nakaganon. At yung pasyente dapat naka-relax siya. Relax. At kailangan nakapahinga yung pasyente natin ng around 5 to 10 minutes bago kukunan ng blood pressure. Kagets ka? So, ito yung blood pressure natin. Automatic siya blood pressure. At ganito yung pagkagawa. Ito dapat nakalagay dito sa artery natin dito. At yung kamay natin, i-relax lang. Yung braso, dapat nakaganon, naka-upright siya na ganon. Tapos na ganon. Hindi yung nakaganon, nakaganyan. Dapat talaga nakaganon. At yung level ng yung braso, dapat high siya, medyo mataas siya ng konti sa heart level. Hindi yung nakaganon, o kaya nakaganon. Hindi, pwede yun. Dapat ganito. Okay, nakaupo yung pasyente natin. Okay na. Tapos, ilagay na natin yung pasyente. Dapat naka-relax yung pasyente. Ganito yung pagkalagay. Kanan ba? Pwede mong kukunan sa kaliwa, so kanan. Pero dapat the same arm lang talaga kapag kukuha kayo ng blood pressure in the same person. Mas maganda kung parehong side nyo kinukunan. Kung nung una, kinukunan nyo siya na sa kanan na side. Tapos next, sa kanan uli. Kasi yung blood pressure kasi sa magkabilang kamay magkaiba. Pero meron din naman sa iba na iba't ibang kamay ang kinikunin kasi hindi naman talaga yung malaki ang diferensya ng BP. Tapos ganito yung pagkalagay, dapat ito siya nakadito sa artery natin dito. At hindi masyadong masikip. Hindi dapat masyadong masikip. Yung dito siya nakapasok yung dalawang daliri niyo yung ganun. Nagkasugat ako kaya ganyan yung sa daliri ko. Dapat naka ganyan, pasok siya dito. Hindi siya masyadong masikip yan, hindi na masyadong masikip. Tapos yung teka lang. Tapos yung adjustment naman dito hanggang dito mga 3 or 4 cm. Ang adjustment galing dito hanggang sa blood pressure sa machete natin. Or hindi, ewan ko nang tawag dito sa Tagalog. Ganyan, medyo mataas. Para malaman kung nasa tamang measurement na kayo, yung itong tatlong daliri na to, i-measure yan siya. Ayan, ganyan. Ayan, nasa tama na ako. Ganyan yung distance. Sakit ni? Naman. Ganyan. Ayan. Ayusin ko lang to sa likod para hindi magiging kulubot. Taas mo. Yan. Tapos ito, ay. Yan, naka-adjust na yan dyan. Naka-straight na yan dyan. Hindi masyadong masikip. Yan, hindi. Ay, maingay sa labas guys. Sensya na. Hindi masyadong masikip ha, dapat makapasok yung dalawang daliri dito, yung tamang-tama lang, yan, tamang-tama lang. Tapos, relax yung pasyente, ganyan lang, nakaganyan yung kamay, yan. Tapos, eto na yung blood pressure natin, pipindutin lang natin yung start. At dito, makikita yung systolic, yung overtrick, ewan ko anong tawag dito sa Tagalog. Yung systolic, tapos yung diastolic na diastolic. Ano ba yan sa Tagalog? Basta, yun na, alam nyo na yun.
Tapos, eh, makikita rin yung pulso nyo dito, kung ilan yung pulso. So, ngayon, may i-start ko na. Ready na kami. Ah, nararelax na. Mm-hmm. Pero kapag may upuan, mas maganda talaga yung pasyente naka-relax yung likod niya. Pero malayo kasi yung tawag nito, may nilubuan. Okay. Oh, sige na, okay na ha. I-pindot ko na yung start. Tapos, ito na yung magiging resulta nito. Ayan, relax lang ni. Nindot naman pag ako. Ganyan yung lang siya, guys. Yan, nagpa-pump na yan ng blood pressure. At yung pasyente natin, naka-relax siya. Yan. Ay, nag-pump pa. So, yung blood pressure niya, kasi naka-relax siya, tamang-tama, 118 over 70. So, perfect yung blood pressure niya. Ito yung, samagaw man eh. Ayan yung blood pressure niya, yung systole is 118 over 70. Tapos yung pulso, 75 yung pulso. So, yung pasyente natin, perfect yung blood pressure niya at saka yung pulso. So, ganun lang guys. Ayun lang. Ganun lang magkuha ng blood pressure. Thank you so much guys for watching. And see you next time. Bye!